ka po sa dito ko ngayon sa BBM Sara Unit Team Meeting de Avance. Ayan, ito po yung pagkain namin mga kapoks. Ayan, ito. Andito kami ngayon sa bahay ni Madam Mary. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marilyn Druha Cuevas, co-chairperson ng BBMIC Incorporated. So, BBMIC is a Babangon Muli International Crusaders. So, yun po yung BBM groups na nag-iisa international sa atin sa Pilipinas. So, itinatag po ito para sa mga BBM groups na members, organizations na nabuo ng hindi po nare-recognize sa national. So, kaya po yan itinatag nila. Ang founder po natin, si Attorney Virgilio Bataloya. So, siya po yung dating retired general ng PNP. Pero, abogado rin siya. And then, si siya po ang ating pinaka-founder and national chairman. And then si Mr. Raymond Edralina Blan, ang ating pong executive board of director national. And then si regional chairman Michael Dennis Edralina Blan. So lahat yan po ay connected sa ating mahal na bagong Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. So ang BBMIC po itinatag yan para po matulungan yung mga nabuong BBM groups na hindi po recognized. Kasi nung before election, tayong mga solid BBM, di po ba kagayan yun, nagkaroon kayo ng biglang grupo, di po ba? So, yun. So, kami po ang tumutulong doon para maging legit na BBM groups po. So, ako po, nandito po ngayon sa UAE para mahanap po kayo. So nakita po na ko na nga po kayo para po yung mga yung inyong grupo is maging legit BBM groups na po. Okay po. So kayo po ang mag-i-start dito sa UAE chapter po. Syempre mga OFWs po. Lahat po na mag-member sa atin dito para ma-recognize sila sa atin sa national, sa Philippines, sa ina kayo na po ang kakausapin. So si Ma'am Mary Rambuyaw, siya po yung pinaka chairwoman niyo, siya po yung pinaka leader niyo dito sa UAE. So syempre ilang bayan po yung UAE, may Dubai, may Sharjah, di po ba, may Abu Dhabi. Asman. Oh, Asman, Quiz, Bayon. Marami. Oh. So lahat po, so maraming OFWs po, di po ba, hindi naman habang panahon na nandito tayo sa UAE. So pagdating po doon, syempre BBM groups pa din po tayo. So ang BBM po, hindi lang po pang political yan. So pang ano yan, lifetime yan. So yung ID po natin ganito. Ayan. Meron po siyang QR code. Ayan. May QR code po yan. So yan, nasa headquarters natin yan. So naka-ano yan. So ang ating pong BBMIC, before na itatag, meron din pong foundation. Okay po. So makakatulong tayo may sa ibang tao, sa mga kababayan natin. So yun. Hindi pa po natatatag yung BBMIC, meron na pong foundation ng ating mahal na founder, si Attorney Virgilio Bataloya. So kasama niya nga po dito si Sir Raymond Edralina Blan. So relatives po ng ating mahal na presidente yan. Saka si Sir Michael Dennis Blan. So yun po. Ako nandito po, visit na rin po sa para sa mga anak ko sa dalawa. And then tinawagan nila ako dahil nandito na ako. So sabi, Melody, andyan ka na, ipunin mo na yung mga BBM groups dyan para ma-own. So, yun po. So, syempre, ano ba yung kailangan para maging member ng BBMIC? Syempre, solid BBM po tayo, di po ba? Yes. Okay. Ma'am, may question lang po ako about some card.
Ano po yung magiging benefits niyo ng mga ano BBM Sara supporters? So ito po ang hindi pa kasi namin talaga ina-announce, pero dahan-dahan po kasi kailangan officially. So after po ng 26 itong June 26 kasi ang exclusive na BBM Victory Party, so magiging bisita po yung ating first family and mga ibang mga senators. So ayoko pong pangunahan sila, pero meron na nga po na nasabi ko na rin, pero hindi ko muna i-announce kasi mahirap po ng dahilan doon eh, biglang sasabihin nila may biglang mag-member ay BBM ako, di po ba? Kaya nga sa Pilipinas po, stop tayo ng recruitment doon, ng membership, stop tayo doon talaga. So ako, nandito para lang maipon din kayo ng mga BBM groups. Ano, yun po ang ano doon. So meron po tayong mapapala dito sa BBMIC. Kaya po may QR code yan. Okay po. So yun po, kasi ang sila may grupo tayo. Tapos hindi tayo ano, hindi tayo basta nalang ba tayo ng grupo, hindi tayo official, hindi tayo kilala sa Philippine national, di ba? So ang tutulong po sa atin sa BBMIC, yun po yung ano po. Wala namang bayad, libre naman. Di po ba? O, so yun. Yun po ang ano po. Walang one involved in short. Wala. Wala. Bawal po yun. So yun. Kaya talagang ang ano natin, tayo as BBMIC, tutulong tayo siyempre sa government. So tayo, nandito po tayo sa UAE, tayo po yung mata. Mata ng mga kapwa natin Filipino kung ano yung concern na pwedeng iparating sa taas. Di po ba? Kasi tayo ang nandito eh. Mas pakikinggan tayo kasi BBMIC tayo. Yes. Di po ba? So, yun po yung maganda sa, ano, hindi yung dahil na po tayo, dahil mag-election, BBM Sara, BBM Sara. Ang BBMIC po, lifetime. Okay po. So, yun po. Page na, official page natin. So, i-ano naman ito. Okay po. Basta, ito po, hindi pang basta lang pang political. Na pagtapos na yung election, stop na. May servisyo pa po ito. At meron tayo. Kahit nakaupo ang ating president. Yes. Kahit po hindi nakaupo. Basta po. Lifetime na siya. Opo. Lifetime po. Okay po. So, nag-iisang BBM groups ito na tutulong mag-recognize sa mga international BBM groups. Mga members. Okay po. Yes. So, yun po. Thank you. Ay, ako nagpapasalamat. At narito kayo, nagkaroon ako ng mga kaibigan dito sa UAE. Yes. May mga tanong po ba kayo? Oh, tanong po. Anong, ano, walang requirements para dyan sa, report sa UAE? Meron po tayong membership form. So, yun, para na, ano. So, yung mga nag-submit na po sa akin, pinaforward ko kaagad yun sa email ng, ano, BBMIC. Forwarded na po yun. So, yun. Opo. So, okay na po. Kuya, may question ka po. Ah, pinapakilala ko pala si, ano, si Mama Mary Ramirez. Mary, ayan. Ma'am. O, palakpakan naman dyan. Yan doon. Sa, ano, ito po. Si Madam Mary. O, yan. Magsalita ka naman. Yan ang president namin dito sa Dubai. Ito po, pinapakilala ko po yung ating pinaka... okay lang yan. Siyempre, may nanunood dyan. Yung ating pinaka head chairwoman ng UAE chapter, BBMIC UAE chapter, si Ma'am Mary Rambuyao, ladies and gentlemen. So, lahat po ng mga OFWs na mga BBM solid, para po meron namang mapuntahan yung inyong paghihirap pa sa init ng araw, at least masasabi po natin, BBMIC member ako ng UAE chapter. With ID po tayo ganito. Ay po. Ma'am, magsalita.
Ito po yung ID ko ng chairwoman ko. So, yan, oh, yung may co-chairperson ako. BBMIC. Tayo na, parang nagtanong ka pwentuhan, ma'am. Oh, ito. Anyway, lifetime to, guys. Maraming salamat sa mga, nag-attend ng aming meeting. Yung appointment pala, hindi ko napakita. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa iyong Melody. Dahil hindi ko napagbigyan mo po yung aming hiling na mapaunlakan yung aming meeting. Kasi po, mga members, marami po yung nagtatanong kung ano po yung magiging kung ano po yung magagawa namin o nagtutulong sa BBMIC. Yun po yung karamihang nagtatanong. Tapos, about po sa grupo namin na yung team dito sa Dubai, ang sabi po nila is, paano po yun, mawawala na po yung grupo natin, nagpagura namin dito sa Dubai. So, mawawala yung meeting, magiging BBMIC na. Yun po yung mga, tanong ng mga ibang members na hindi ko maipaliwanag. Ah, okay. Sige po. So, ma'am, pwede niyo po ba kung, matulungan na mag-explain sa mga members kung paano, kung anong gagawin namin, paano namin masusuportahan po yung BBMIC. Okay. Okay, maraming salamat, Ma'am Mary Rambuyo, sa katanungan. So, yung UniTeam, kaya po UniTeam, kasi po, iba't-ibang BBM groups po nandun, nag-unite. So, yung UniTeam, hindi lang UniTeam, meron din ibang BBM groups. Iba-iba yan, iba-ibang grupo yan. So, yun po yung, ibig sabihin ng UniTeam. So, yun po. Ngayon, si BBMIC po, pang-international group na meron din sa nationwide po mga siyempre din sa Pilipinas. So, yun po. At ang BBMIC po, gaya ng sinabi ko, sila ang tumutulong sa mga hindi recognized na group. Gaya po ng grupo nyo, o, unitin po kayo. Kasi tayo lahat, naka-unite tayo, unitin tayo. Kasi yun naman ang pinaka-programa ng ating mahal na presidente, si Ferdinand Marcos, di po ba? So yun. Ngayon, yung BBMIC po, it's independent BBM groups international OFW. So, tayo po, kasi ang unitin po, kasi pang ano yan, pang political, di po ba? Habang may election, gano'n. So, tayo po, hindi lang pang-political. So, kahit tapos na yung election, andyan pa po si BBMIC. Tayo po, tumutulong sa ating mahal na presidente. Saka sa mga tao, may service po tayo. So, yun po yung ating, hindi po mawawala ang grupo nyo. Kasi ang grupo nyo, pwede yung lagyan ng pangalan. Halimbawa, ako kagaya ko sa Pilipinas, bago ako naging member ng BBMIC, Iron Eagles group po ako. Kasi may mga members ako. So yun. Para mas maging digit ako at wala namang SEC number yung grupo ko, ang BBMIC ang tumulong sa akin. Nagkaroon ako na identity. Kung baka saan may identity na yung buong grupo. So kung magkaroon man ng may benefits, siyempre hindi ko naman pangungunahan na para i-announce sa inyo. Kasama yung grupo ko. Ganun po yun. So hindi po tayo napunta sa basta na lang isang grupo na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Tayo, meron tayong connection sa taas. Abogado. Tapos po, yung si Sir Raymond. Nasa siya sa Board of Executive Director sa National. So, yun po. Ano pa pong tanong? Wala naman pong Siyempre, mga officers po kayo dito, bibigyan kayo ng appointment letter. Yeah. Si attorney mismo yung nakapirma. May, may sales question din ako, mamamalik.
Sige pa. Marami po pa sa isang member din yung gusto malaman kung ano po ba yung pwedeng maging layunin ng yun nga, ng ICI group sa BBM group, ng group namin. Yung pinakalayunin? Mm-hmm. So, pinakalayunin lang naman natin sa ano nga, kumbaga kasi parang tayo nasa taas eh. Kasi tinutulungan natin yung ibang BBM groups na ma-acknowledge sila, na ma-recognize sila eh. So, kung tutuusin, hindi tayo pwedeng, pag BBMIC ka na, hindi ka na pwedeng ano, kung may mag-recruit sa'yo na ibang BBM groups, is sasali ka pa, no? Mas ahead, mas dapat na sumali ka sa amin. Oh. Kasi kami, tumutulong kami para sa mga BBM groups na nabuo na lang ng basta-basta. At saka legit, sabi mo. Legit siya. Legit po tayo. Meron din po kasing naging aware kasi iniisip po nila na paano na yung maging group namin na yung binaghirapan nga daw po namin is bigla na lang makukuha ng iba. Ay, hindi naman po namin kinukuha. Kasi kayo din ang magkakasama po eh, di ba? Oh. At least naka-live mga makikita nila. Oh, kayo rin. Parang ako, yung grupo ko, alam nila, Iron Eagles, BBMIC Iron Eagles. Oh, di ba? So, mataas po tayo. Ngayon nagkaroon ng unit team kasi syempre 'yun ang pinaka-programa naman ni BBM, mag-unite tayo kaya unit team, lahat doon nandoon na 'yung iba-ibang groups. Pero marami ho kasing iba-ibang groups diyan na hindi talaga sila legitimate sila. Right? Parang nag-form lang sila ng ano nila group, ganun. Opo. Walang set. Yung sa atin may source. Opo, may connection talaga tayo kasi nakita nyo naman, abogado si Attorney Virgilio Batalya. Tapos yung board of directors, si mamang pinaka head. Ah, meron talagang sadya, meron siyang chairman doon o chairwoman na meron din siyang set of officers. Kasi hindi niya makakaya. Alam naman po natin yung masasama, hindi ba na hindi dapat. Lalo na sa TBMIC, huwag po natin gagamitin yung ID natin sa hindi maganda. Halimbawa, si Ma'am Mary, may contribution tayo kailangan bago ka mag-member, magbigay ka muna ng membership fee na 300. Bawal po yun. May mga tinanggal na po kami, sa BBMIC. No money involved po tayo dyan. Ano po? So, ang maganda lang din sa ating group, kung meron kayong, halimbawa kayo, isang buong grupo kayo, gusto nyo magkaroon ng programa nyong sarili, kailangan po lahat ng galaw nyo ipapaalam nyo. Okay? Gagawa kayo ng letter para sa ano, kung halimbawa gusto nyo magkaroon ng livelihood program or ano na, ipapaalam nyo para bigyan kayo ng ano, para hindi na lang yung magugulat sila na may ginagawa yung UAE chapter doon. Siyempre, ginagamit yung BBMIC. Yun po, bawal po yun. Okay po. Dapat po, lahat ng galaw na-inform sila and pinapayagan. Para hindi po tayo lalabag. Hindi natin maaabuso yung BBMIC. Ano po? At saka po yung syempre, kailangan loyal na tayo sa ano kasi, 'di ba? BBMIC na nga tayo. And syempre kung may nakilala tayo na, "Oy, BBM ako ganito." O saang group ka ba? Wala man akong grupo. Basta ka na lang nag-BBM para may ano ka. Mag-join ka na sana sa BBMIC. Okay po. Pero sa Pilipinas ngayon, stop. Stop mo na kasi biglang dumadagsa yung nagme-member sa amin. Sa atin. Tapos na. Siyempre, pinaprepare pa yung kung ano-ano mang gustong gawin ng ating national officer. Siyempre, kailangan naka-focus muna doon sa yung mga talagang nagpagod nung bago eleksyon. Bali mo ganito kasi bago pa nang kayo makilala, dumating kayo sa amin, nagbabalak na po kami mag-second yun nga, yung victory party para sa yung sabi ni Sir Cabayan. Gusto niyang ulit mag-gano. Okay lang kaya yun? Okay po yun. Nasabi ko na nga po yun kila Sir Raymond tsaka kay Arthur, Attorney Battle. So yun nga ang ano niya. At ang kagandahan po, ang magandang balita, si Sir Raymond, after ng June 30, darating po siya dito.
Oh, so yeah, pwede natin siyang makasama kasi mag 10 days, 15 days daw siya dito. Di po ba? Nakakatuwa na gumagawa tayo ng isang kagaya niyan, event, merong nasa itaas na kasama natin, yung connection. Di po ba? So yun, kumbaga, legal tayo kasi nakikita. Hindi yung sabi lang ni ganito, sabi lang ni ganyan. Di po ba? Kasi nag-e-effort tayo eh. Yan po. Parece que hoy me gustas un poco más.